Magugulat nga kayo dito sa bagong center na daw ng team ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan ay atin muna ngang pag-usapan itong si Jason Tatum. Dahil matapos kasi na mabigyan ng 304 million na kontrata ang kanyang partner na si Jaylen Brown, ngayon ang projected naman dito kay Jason Tatum sa kanya namang Super Max contract ay grabing 5-year 338 million. Eligible or pwede nang makuha daw yan ni Jason Tatum yung ganyang kalaking kontrata na yan mga idol by next summer, by next off-season. So ang team ng Boston Celtics sa back-to-back off-season, sa back-to-back summer ay gagastos nga ng 300 plus million sa kanilang dalawang superstar. Kaya naman mga idol, ang tanong ay gagawin ba ito ng team ng Boston Celtics? And I think, simple lang ang sagot dyan mga idol. Kung nagawa nga ng Boston ito kay Jaylen Brown ay for sure, basic lang sa kanila na bigyan ng 300 plus million itong si Jason Tatum na kanilang ang franchise player. At wala na rin naman ng iba pang option ang team ng Boston mga idol. Anong pipiliin nila? Kukuha sila ng free agent ng older superstar. Pero ganun din naman ang kalalabasan ng kanilang team. Hindi pa rin magiging kampiyon. Mas piliin na lang nila mga idol yung kanilang homegrown na mga star player. Umabot naman na sila sa finals mga idol at talagang isa na lang at mananalo na sila ng championship. Kaya nga good move ito sa team ng Boston Celtics na hindi nila i-blow up, sisirain ang kanilang team nang dahil for 2 consecutive years ay naging disappointment ang team na ito. I think maganda nga na nagtitiwala pa rin sila mga idol dito sa kanilang core players kagaya nga ng ginawa ng team ng Denver Nuggets. And tingnan nyo nangyari sa kanila mga idol, nanalo ng kampiyonato. At ngayon ay atin ang pag-usapan mga idol ang mga nagulat na Lakers fans dahil may bagong center na nga daw ang team ng Los Angeles Lakers. Well, tandaan nyo mga idol nung ang Lakers assistant coach na si Phil Handy ay nag-post nga sa kanyang Instagram at ganyang ni-reveal na ito nga daw si Jared Vanderbilt ay tumangkad ngayong off-season. Pero medyo may mga skeptical pa rin ang dahil wala raw litrato. Well, ngayong araw mga idol may lumabas ng picture kung saan itong si Jared Vanderbilt kasama si Rui Hachimura mga idol, and definitely kitang kita na mas matangkad na itong si Jared Vanderbilt kesa nga dito kay Rui. Ang listed height ni Rui Hachimura mga idol 6'8", and it looks like Jared Vanderbilt nga daw mga idol is 6'10" na or maybe mas matangkad pa. Pasok na nga daw sa pagiging backup center ng team ng Los Angeles Lakers. And mga idol, halos kasing tangkad niya na nga si Anthony Davis. Nalampasan niya na itong si LeBron James mga idol. So kaya nga daw hindi na pala kailangan maganap ng team ng Los Angeles Lakers ng next center nila for the next season. Hindi na nila kailangan mag-search pa through free agency dahil sa kanilang team mga idol ay meron na ngang naging center na pwede nga daw maging ka-rotation neto ni Anthony Davis pati na rin ni Jackson Hayes. And yes mga idol, it might be possible na maglaro itong si Vando sa center position nang dahil nga natumangkad na talaga siya. Pero mga idol, I think yung build ni Jared Vanderbilt, yung kanyang katawan ay hindi nga para sa isang sentro. Talagang sa tingin ko mamamahin lang ito sa ilalim si Vando. Dahil alam naman natin na medyo skinny ang frame neto ni Jared Vanderbilt. And I think ang maganda lang dito sa balitang tumangkad na si Jared Vanderbilt ay mas titindi pa nga siya sa depensa. And it will only benefit itong team ng Los Angeles Lakers.